Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Umiikot na yung tumbong nila. So pinapalabas nila ngayon na ang ginagawa ni Morales ay to destabilize the government. Pag-alaman ko pa na plano nilang harangin ang May 7. Tatakutin nyo na lang lahat ng tao, lahat nagsasalita, even though yung nagsalita doon sa Senate na tinatakot nyo na ang mga maglalabas nitong mga dokumento nito ay may kaparosahan. Bring it on, mga jutang genemes kayo. Nasukol na kayo sa inyong mga kasalanan sa Pilipino, sa mga pagkabangag ni Marcos Jr. Ginayupa kayo, napakaramdam ninyo sa inyong Pilipinas, sa inyo ang pera ng Pilipinas. Nagpapanik na si Nalisa Marcos at BBM dahil sa paglabas ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales. At dahil dito ay kumikilos na ang mga aso ni Lisa Marcos at ni Tambaloslos para palabasin na destabilization lang daw ito sa gobyerno ni Marcos Jr. Dahil hindi nila kayang ampatin at pagtakpan ang katotohanan na bagaga ang Pangulo ng Pilipinas at pilit din lang pinipigilan ang kasunod na hearing na gagawin sa May 7 dahil nakita nila ang paninindigan ng dating PDEA agent na ngayon nga ay nanganganib na ang kaligtasan. Dahil ayon sa ating informant, gagastos si Tambaloslos gamit ang pera ng bayan para sirain o gurgurin ang kredibilidad ni Mr. Morales. So pinapalabas nila ngayon na ang ginagawa ni Morales ay to destabilize the government. Umiikot na yung tumbong nila, kaya ngayon, maliban sa ginugurgur nila, ginurgur na nga ni Pidea Lasso eh. Ha? Ni Director General Lason doon sa Congress, itong si Morales na wala namang kinalaman, it just so happened na siya yung pumirma doon, so sinisimula na gamit ang pera ng bayan. Pag-alaman ko pa na plano nilang harangin ang May 7. Plano nilang wag papuntahin o for whatever means na ito na wag ituloy ang May 7 na Senate hearing. At I know, narinig tayo ni Senator Bato, ako, naka-receive ako ng invitation, di ba? Kanina sinabi ko sa inyo, and I hope ito'y bantayan natin mga palangga. Kasi talagang gusto, ayaw nila, dahil talagang wildfire na hindi na nila kayang ampatin. Wild na nga eh. Hindi nila kayang ampatin ang issue na pinatutuhanan ni Morales na itong dokumentong ito ay siya ang tumipa, siya ang nag-interview doon sa confidential informant na si Marcos Jr. ay noong March 11, 2012 ay huhulihin sana dahil nga sa pagkabangag niya at sumisingot siya ng pulboron base doon sa confidential statement. It just so happened na pinigil ni Ochoa, dating executive secretary. At ngayon, ang mga may itim na budhi, planong gurgurin for whatever means, gurgurin literally or gurgurin ang pagkatao ni Mr. Morales. Ay, sabi nga ni Mr. Morales, paano nila babasagin o dudurugin yung durog na? Pero kailangan ninyo malaman para alam ng taong bayan na kung ano man ang mangyari between o bago mag May 7, nireport ko na sa inyo. Dahil wala namang mainstream media na magsasabi sa inyo kung ano yung totoo sa likod ng camera. Sinisira na ngayon ni Tambalo, so they will spend money. People's money. Temo sabay-sabay sila. Alam nyo, itong mga hearing-hearing, itong mga press conference ng tingog ng mga kongresista, mga kababayan, funded ito ng taong bayan. Funded dahil si Tambaloslos, siya yung Speaker of the House. So kahit lamunin nila lahat ng pera ng bayan, gagawin nila, ibabaya din sa mga kongresista na ito sa pamamagitan ng kanilang mga budget. Bigyan sila na bigyan ng budget para manira ng Marina na hindi lang kay Sara. At now this Morales. Because sabi ko nga, wildfire na, nayanig natin ang buong sambayanan, not only Pilipinas, buong mundo, na si Marcos Jr. ay dapat ay raid dahil sa kanyang pagkasangkot dito sa pulburon na ito. Pinanggit na rin ni Morales na kung ano man ang mangyari sa kanya, walang ibang gugurgur sa kanya kundi si Marcos. Sinabi po niya yan sa Senate hearing. Pero kasi pag bangag ang tao, bangag, wala silang pakialam. Wala nga silang pakialam sa loto kahit harap-harapan binababoy kayo. Niloloko kayo, di ba? Maya-maya may nananalo. So wala silang pakialam kung gugurgur sila. So dapat talagang, alam ko nanonood naman yan. Sila,
Senator Bato. Manggugurgur kayo ng karakter ng tao, whatever, gurgur. You know, very broad ang ibig sabihin ng gurgur. Ha? Yun ang gagawin nyo? Tatakutin nyo na lang lahat ng tao, lahat nagsasalita, even though yung nagsalita doon sa Senate na tinatakot nyo na ang mga maglalabas nitong mga dokumento nito ay may kaparosahan. Bring it on, mga jutang genemes kayo. Yun lang ang alam ninyo, mangharas, mangulong, manggurgur. Mang-fabricate ng crime. Mang-extract. Yan ang gawain ni isang mga yawa kayo. Yan ang gusto nyo? Ha? Dahil sukul na kayo sa inyong mga kasalanan sa Pilipino, sa mga pagkabangag ni Marcos Jr., tapos ang gagawin nyo, tatakutin nyo kami, Gina Yupa kayo, napakaramdam ninyo sa inyong Pilipinas, sa inyo ang pera ng Pilipinas, gawin nyo lahat, 80%, more than 80% of the budget na disbursed na, saan nyo nilagay ang pera ng bayan? Tapos ngayon, may mga taong gusto lamang maliwanagan na ang taong bayan na minsan na si Marcos Jr. ay nagbangag-bangag noong 2012 at walang humuli o naudlot ang panghuli, hindi na ituloy ni Jonathan Morales ang panghuli niya dahil what? Dahil pinigilan ni Ochoa na sa May 7 ipatawag. Kaibigan ni Lisa si Ochoa, kaya umiikot ang tumbong nila. Kaya talagang kailangan i-pressure din natin si Senator Bato na hindi pwedeng hindi matuloy ang May 7 na hearing. Dahil nakaschedule na yan. Napadala na nga ako ng ng invitation. At ay nag-email na rin ako pabalik sa kanila. Hindi pwedeng hindi matuloy. Dahil ito ay boses ng bayan. Ito ay isuscrutinize, titignan ng bayan. Accountable ang gobyerno dito. Accountable ang Senado. Accountable sa posisyon si Bangag Jr. Sisindakin tayo, gagamitan tayo ng mga mainstream media para sirain si Morales. Or what, gugurgurin nyo? Ha, mga inayupa kayo dyan, gugurgurin nyo? Dahil kitang-kita na ng taong bayan kung gaano kabulok itong gobyernong itong nagpapatakbo ay mga Adictos Benedictos. Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Awa-awa ang mamamayan, pagnanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan, dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno. Yanong ito, hoy gising, huwag matulog sa pansita. Kakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami isusunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na nang gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaang ginawa nila. I love Philippines. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan, kung manatili pa yan sa pwesto, bayan gising. Tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa 2 taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilalanin niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko itong Marcos at Duterte na tandem nung eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasundo sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala na sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Karabi ng government, yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya, ahas at nanunot lang. Natakang kami, bakit ito palang first lady ang walang advocacy samantalang lahat ang nagdaang first lady may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.